Dear Lady Love TV. Billionaire's Rivalry for the Baby. Tunghaya na po natin ang 29th na bahagi. Kahit anong pigil ni Amelie ay hindi pa rin niya mapigil ang sariling mapaluha. Anton, mahinang usal niya kasabay ng pagyakap niya sa unan na ginamit noon ang kanyang mister. Lalong bumuhos ang kanyang luha na maalala niya ang mga araw na yakap-yakap siya nitong matutulog. Handaya mo tanda, humihikbing tura nito. Pinipilit naman niyang iwaksi si Anton sa kanyang isipan, ngunit kahit saan siya tumitingin ay may naaalala ang kanyang kabiyak. Awat na sa kaiiyak, sumisinok niyang kinausap ang sarili. Pinunas niya ang kanyang luha at mahina sinampal ang kanyang pisngi. May bibi ka sa tummy kaya dapat strong ka, hindi ka dapat umiiyak. Iyan ang sabi niya sa sarili, ngunit kusa naman tumulo ang kanyang luha. Kahit anong pag-aalong niya sa sarili ay hindi pa rin niya mapatahan ito. Pinagsawa niya ang sariling lumuha hanggang sa nakagatuluyan niya ang pagod sa pag-iyak. Nagising kinabukasan si Amelie na nasa loob na siya ng silid ni Atasha. Kasalukuyan itong nililinis ang kortina ng glass wall upang pumasok ang liwanag na silid. Ate, tawag niya sa ginang dahilan para mapatingin ito sa kanya. Napabuntong hininga naman ito na makita niya ang namumugtong mata ng babae. Dapat pala, hindi na lang ako umalis dito kagabi. Nagkaroon ka tuloy ng chance na umiyak. Naiiling ito. Mukhang hindi lang iyak ang ginawa mo kundi sobrang pag-iyak. Napaiwas na lamang si Amelie kahit malumani ang pananalita ni Atasha. Nakaramdam pa rin siya ng hiya. Kabilin-bilinan pa naman ito na huwag niyang estresin ang sarili dahil may bata sa kanyang sinapupunan na maaaring maapektuhan. Buntong hiningan lumapit sa kanya si Atasha at saka umupo sa kanyang tabi. Masuyo nitong hinawakan ng kanyang kanang kamay dahilan para mapatingin siya rito. Hindi naman masama umiyak. Expected na yon kasi namatayan ka ng asawa. Pero sana huwag masyado para sa new pamangkin ko. Mahinahong tura nito. Masuyo rin ang tingin nitong iginawad sa kanya. Pasensya na po. Hinagod naman nito ang kanyang likod. Ate, alam na ba ng kambala nangyari? Tanong niya matapos ang sandaling katahimikan. Marahang umiling si Atasha. Hindi pa. Nagdesisyon si Papa na huwag munang sabihin. Masyado pa sila mga bata para sa ganito. Hindi naman naiwasan ni Amelie ang mapakunot noo. Pero dapat po alam nila. Siyempre naman, pero sa tamang panahon. Hindi magandang binibigla ang mga bata. Marahan na lamang siyang tumango dahil may punto naman ito. Ate, alam na ba ni na Mama? Sunod niyang tanong. Gumuhit ang lungkot sa mga mata ng ginang. Iyan sana ang gusto kong sabihin. Nasa ospital ngayon ang mama mo. Nagkaroon daw ng alta presyon matapos malaman na nangyari. Kaagad siyang napatayo sa narinig. Pupuntahan ko po si mama. Gumuhit sa mukha nito ang pag-aalala. Hindi ka ba pupunta sa lamay ng asawa mo? Natigilan siya sa sinabi ni Atasha. Pakiramdam niya ay muling nanikip ang kanyang dibdib. Natahimik siya at kinulo ang sari-saring isip. Makakaya nga ba niyang makita si Anton sa ganung kalagayan? Totoo ngang krinimate ang labi nito, ngunit ang isipin pa lamang niyang pupunta siya sa lamay ng kanyang asawa ay parang hindi niya nakakayanin. Hindi niya iyon kaya. Ipapaalala lamang noon ang masakit na nangyari, ang masakit na katotohanang iniwan na siya nito. Sa lalim ng kanyang iniisip ay hindi na siya nakamalay na tumutulo ng kanyang luha. Kaagad naman siyang niyakap ni Atasha. Huwag kang umiyak. Huwag ka nang masyadong malungkot. Hindi matutuwa si Anton pag nakikita kanyang ganyan. Kaagad niyang pinahid ng kanyang luha. Nang kumalas sa kanya na yakap si Atasha, ay tumulong ito sa pagpahid ng kanyang luha. Alam kong mahirap, pero kailangan talaga magpakatatag ka. Pasasaan ba at malalampasan mo rin to? Marahan na lamang siyang napatango. Bibisitahin ko po muna saglit si mama tapos punta na po tayo kay Anton. Saad niya nang makakuha siya ng lakas ng loob. Alright, pero ang gawin mo muna ngayon, kumain ka ng breakfast. Sabay tayong kakain ng agahan. Marahan siya nitong hinila palabas. Naging palakwento si Atasha habang kumakain sila.
Naikwento nito na hindi sila nakatira ng kanyang mister sa bahay na iyon dahil nakabase sa probinsya ang kanilang furniture business. Doon na rin nila naisipang magtayo ng bahay at bumuo ng pamilya. Matapos silang kumain, ay naligo at nag-ayos sila ng sarili. Si Atasha rin ang pumili ng kanyang damit. Napili nito ang isang kulay dark blue na maxi dress at flat sandals na kakulay ng kanyang suot. Wala silang sinayang na sandali. Kaagad silang bumiyahe patungo sa ospital kung saan nakakonfine ng ina ni Amelie. Anak, mama, mabilis na tinawid ni Amelie ang distansya mula sa pinto patungo sa hospital bed kung saan nakahiga ang kanyang ina. Na makaupo siya sa tabi ng kanyang ina, ay tumulo ang luha ng babaeng ito sa kanyang mga mata. Ano ba naman tong sinapit mo, anak? Napakabata mo pa para mabiyuda. Pinilit naman tinataga ni Amelie ang sarili upang huwag siyang maluha. Huwag kang mag-alala sa akin, ma. Kaya ko po ito. Ginawaran niya ng tipid ng ngiti si Amelia. Siya rin naman ang pumuna sa luhang nasa pismi nito. Ay, wala na si Anton. Umuwi ka na ba sa amin, anak? Automatic kong napalingon si Amelie kay Atasha. Sa totoo lang ay hindi niya alam ang isasagot sa kanyang ina. Hindi niya alam kung anong mangyayari ngayong wala na si Anton. Ginawaran siya nito ng tipid ng ngiti at marahang tinanguan bago niya binalik ang tingin kay Amel. Hindi ko po alam, ma. Ginagap nito ang kanyang kamay. Kapag inapi ka ng mayayaman mong in-laws, magsabi ka sa akin at re-respakan ko sila. Napangiwi na lamang siya sa narinig. Bigla siya nakaramdam ng hiya dahil siguradong narinig ni Atasha ang sinabi ng kanyang ina. Mama, awat na po muna. Baka tumaas na naman po ang presyon ninyo. Hinawakan ng isa niyang kamay ang kamay nitong nakahawak sa kanya. Mababait po sila sa akin, ma. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po katulad ng teleserye ang buhay ko na may matapobreng kontrabida. O siya, sa bagay mukha na mababait si Balae. Mahigit isang oras ang tinagal nila sa ospital. Nagawa rin ipakilala ni Amelie si Atasha sa kanyang mga magulang. Naging madaldal pareho ang dalawang ginang kung ano-anong topic ang pinag-uusapan nila. Kung hindi pa nakaramdam ng pagkahilo si Amelie, ay tiyak na aabuti ng siyam-syam ang dalawa sa pagkukwentuhan. Sa sumunod na mga araw ay nabalitaan niya nakalabas na si Amelie sa ospital. Hindi na rin niya nagawang bisitahin ang kanyang ina dahil nanatili na siya sa lamay. Sa malapit na hotel na rin siya natutulog at nag-stay sa tuwing makakaramdam siya ng hilo at antok. Kung pwede lang nabenta sa tabi ng urn ni Anton ay ginawa niya na. Sa mga lumipas na araw na iyon ay wala yatang araw na hindi siya lumuluha. Tila hindi maubos-ubos ang luha niya sa tuwing naaalala niya ang kanyang mister. Wala yatang sandali na hindi namumugto ang kanyang mga mata. Pasalamat na lamang siya dahil naisipang pagbakasyonin muna ng mga pamilya ni Anton ang kambal sa bahay ng kanyang ina. Ang sumunod na isang linggo matapos ang lamay ay tila lalo siyang nakaramdam ng kahungkagan. May mga gabing namamalaya na lamang niya ang sariling lumuluha. Sa tuwing pinagmamasdan niya ang dalawang bata na mahimbing ang tulog, ay hindi niya maiwasan ang maiyak. Aniya, paano niya palalakihin ang mga bata na walang ama? Ilang beses na rin nagtanong ang dalawa kung nasaan ang kanilang ama. Ngunit lagi naman sagot ni Atasha na may pinuntahan lamang na business trip si Anton. Nahihirapan po ako dito sa bahay, ate. Naalala ko si Anton sa bawat sulok nito. Sa mga dumaang araw ay naging komportable na siya sa ginang. And what's your plan? Napayuko si Amelie bago siya sumagot. Gusto ko po sanang iwan muna ang mansyon. Kung iyan ang gusto mo, automatic ko siyang napatingin kay Anton. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa amin sa pag-uwi namin sa probinsya. Pwede ka sa bahay namin o kaya sa vacation house sa mga Villaforte. Papayag po kaya ang papa? Binigyan niya ng masuyong ngiti ang ginang. Don't worry about him. Ako na ang bahalang kumausap sa kanya. Makalipas ang dalawang araw, nangyari ang napag-usapan nila ni Atasha. Isinama niya ang kambal. Sumama rin si Ted at isa pang katulong. Nagdesisyon siyang magbakasyon sa vacation house sa mga Villaforte at doon sila titira. Nahuwag niyang masyadong maabala sina Atasha at Francis. Makalipas ng 5 oras na biyahe ay nakarating na sila sa lugar. Sumalubong sa kanila ang lunti ang paligid. Tila ba naramdaman niya ang kapayapaan sa pagdampi ng preskong hangin sa kanyang balat. Hiling lamang niya, sana ay hindi siya nagkamali sa pagsama sa probinsya. Maganda ang vacation house sa mga Villaforte. Isa yung modern bungalow house. May floor to ceiling glass wall
ang ikalawang palapag na tamang-tama para makita ang view ng dagat na walking distance lamang ang layo. Labis iyong nagustuhan ni Amelie. Tila ba hindi kumpleto ang kanyang araw kung hindi siya pupunta sa dagat? Sa tuwing pinapanood niya kasi ang dagat, ay tila nakakaramdam siya ng kapayapaan. Tuwing dumadampi ang malamig na hangin sa kanyang balat, ay tila ba napapanatag siya? Pakiramdam niya ay tinatangay ng hangin ang kanyang mabigat na dalahin. Umupo siya sa upo ang gawa sa kahoy. Pinagsawa niya ang kanyang mga mata sa kulay asul na dagat. Tulad ng araw-araw niyang ginagawa sa nakaraang 2 linggo ng pamamalagi nila roon. Kahit papaano ay nabawasan ang kanyang pag-iyak. Hindi na katulad noon na kung pwede lang, umiyak siya ng umiyak hanggang sa wala na siyang mailuha. Nawala ang atensyon niya sa dagat nang huminto sa dikalayuan ng isang lalaki. Nasuot ito ng puting sando at summer short. Sakto lamang ang kulay ng balat nito. Hindi maputi, hindi rin naman maitim. Medyo kulot ang itim nitong buhok. Makapal ang kilay nito at tila walang emosyon ng mga mata nitong may malantik na pilik mata. Aristokrado ang ilong nito at lalong pinakisig na mapupula at tila maumbok niyang labi. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Kumurap-kurap siya dahil baka namamalikmata lamang siya. Ngunit nang dumilat siya ay napatunayan niyang hindi siya namamalikmata. Nang humakbang paalis ng lalaki, ay otomatiko siyang napatayo. Kaagad na umawa ang kanyang labi upang magsalita. "Anton?" Malakas niyang tinawag ito. Ngunit tila wala namang narinig ang lalaki. "Handa! Tumigil ka sa paghakbang." Tumigil sa paghakbang ang lalaki. Kaagad na itong bumaling sa gawin niya. Kulang sinayang na sandali si Amelie. Kaagad siyang tumakbo upang tawirin ang ilang metro nilang distansya. Tila naman natuod ang lalaki. Nanatili ito sa kanyang kinatatayuan habang kunot noo at titig na titig sa kanya. "Anton," maluha-luha siyang sambit nang huminto siya sa paharap nito. Hindi siya makapaniwala. Buhay si Anton. Wala itong kahit anong galos. Buhay na buhay at nakatayo ngayon sa harap niya. "Pardon?" Bahagyang tumaas ang isang kilay ng lalaki. Buong-buo ang boses nitong kay sarap sa pandinig. "Pardon ka dyan. Yan lang ba ang sasabihin mo? Hindi ka man lamang nagulat na nahanap kita?" Maluha-luha siya dahil sa labis na tuwa. Ngunit lalo lamang nangunot ang noon ng lalaki sa kanyang tinuran. "Huli ka ngayon. Sabi na kasi, prank niya lang yun eh. Sabihin mo sa akin kung bakit mo ginawa yun. Alam mo bang sobrang na-stress ang kagandahan ko sa trip mo?" Biro nito sa kanya upang mawala ang kaseryosohan nito. Ngunit nanibago siya sa kanyang nais. "What are you talking about, miss? Huwag mo kong daanin sa linyahan na ganyan, Anton." Humalukip-kip siya at pinaningkitan ito ng mata. Ani niya sa sarili. Alam na nga niya ang totoo, ngunit tila may balak pa itong mag-deny. "What?" Naiiling ang lalaki. "Miss, nagkakamali ka ng akala. Hindi tayo magkakilala." Natigilan naman siya sa sinabi ng lalaki. Mukha kasing seryoso ito. "I'm Gray." Noon tila nahimasmasan si Amelie. Para siyang sinampal ng makailang ulit na mapansin niyang kulay berde ang mata ng lalaki. "I gotta go." Tila pinanghinaan ng tuhod si Amelie sa katotohanan. Nang humakbang palayo ang lalaking nagngangalang Gray na nakamukhang kamukha ni Anton, ay tila natulo siya sa kinatatayuan. Parang sinaksak ang kanyang puso sa mapait na katotohanan sumampal sa kanya. Patay na si Anton, hindi niya na ito makikita pang muli. Kusang tumulo ang kanyang luha sa realisasyon. Ang tahimik niyang pagluha ay unti-unting naging hikbi. Tila muli niyang nadama ang labis na kalungkutan. Tila bumalik sa kanya ang pakiramdam na pilit niyang binabaon sa limot. "Miss," napaangat siya ng tingin dahil sa pagtawag. Nang dumako ang tingin niya sa may-ari ng tinig ay bumungad sa kanya si Gray. Walang imig itong iniabot sa kanya ang kulay asul na panyo. "Nag-alangan naman siya iyong tanggapin. Hindi naman ako ang nagpaiyak sa'yo, right? Wala itong kangiti-ngiti." Ngunit tila malamlam ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Kaagad naman tumango si Amelie at mabilis na pinunas ang kanyang luha. "Tumayo ka na dyan." Inilihad nito ang kanyang kamay. Tila may sarili namang isip ang kamay ni Amelie at dumapo iyon sa palad ng lalaki. "What's your name, young lady?" Tinuluyan ni itong tumayo habang magkahina ang kanilang mga mata. "Amelie, Amelie," bigkas nito. Tila naman naging musika iyon sa pandinig ng babae. "Pasensya na sa nangyari. Hindi nga ikaw si Anton. Magkahawig na magkahawig kayo pero hindi kayo pareho ng kulay ng mata." "Is he the reason why are you crying?"
Hindi. Mabilis na umiling si Amelie. Hindi siya kundi yun nangyari ang rason ng pag-iyak ko. Alright, nagkibit-balikat ito. Ilang sandaling napatitig si Amelie sa lalaki bago niya nakuha ang lakas ng loob na magsalita. Hindi ikaw si Anton pero sinadya niyang bitinin ang kanyang sasabihin. Tila nag-aalangan siya. Pero baka pwedeng payakap. Nag-init ang kanyang pisngi matapos niyang sabihin yon. Hindi niya mawari kung saan siya humugot ng lakas ng loob para masabi yon. Sandaling namayani ang katahimikan. Hindi inalis na lalaki ang tingin sa kanya. Napayuho na lamang si Amelie. Alam niyang hindi ito papayag. Ngunit nagulat siya nang marahan siyang yakapin ng lalaki. Tila sa isang iglap, inaibsan ang kanyang pangungulila sa kanyang mister. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa matipon ng dibdib nito. Nang kumilos ang kanyang mga kamay upang yakapin ito, ay tila kusang bumuhos ang kanyang luha. Miss na kita, Anton. Hindi niya na napigil ang sariling mapahikbi. Miss na kita. Tahan na. Hinagod ng estranghero ang kanyang likod. Ngunit sa halip na tumahan ay lalo naman siyang naiyak. Lalo lumakas ang kanyang hikbi. Tama na, miss. Basa na ang damit ko ng luha mo. Tila biglang nahiya si Amelie sa narinig. Kaagad siyang kumalas ng yakap sa lalaki. Sorry. Puno ng sinseridad ang mata nitong tumitig kay Gray. Kaagad rin niyang pinunas ang kanyang pisngi dahil titig na titig ito sa kanya. Bakit ka ba kasi umiiyak? Pwede ka magsabi sa akin, miss. Kakikitaan ang concern ng mukha nito. Amelie na lang. Parang hindi tamang tawagin mo ako ng miss kasi may asawa na ako. Marahan naman itong napatango. Pinilit naman ni Amelie ang sariling ngumiti. Pwede mo akong tawaging missis. O kung ayaw mo, pwede namang ginang. Ayos lang sa akin. Ginang na ginang naman talaga ako kasi may mga anak na ako. Oh, you have kids? Ilan sila? May kambal ako tapos may paparating pa. Humaplos ng kamay ni Amelie sa kanyang sariling tiyan. Hindi ko nga lang sigurado kung ilan tong nasa tummy ko. Kaagad na napunta ang tingin ng lalaki sa kanyang tiyan na hindi pa halata ang umbok. You're pregnant? Gumuhit ang ngiti sa labi ng babae. Oo, 6 weeks pa lang kaya hindi pa halata. Umawang ang bibig ni Gray upang masalita sana, ngunit natigil siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Kaagad siya nitong kinuha. Nagpakawala siya ng mahinang buntong hininga nang makita kung sino ang caller. I gotta go. I have an important matter to attend. Paalam niya kay Amelie kasabay ng pagtipa niya sa decline button ng tawag. Hindi na rin siya naghintay na sumagot, si Amelie. Mabilis itong tumalikod at humakbang palayo. Nakalayo na ito ng halos isang dipa nang huminto ito at lingunin siya. Take care of yourself. Napunta ang tingin nito sa tiyan ng babae. And the baby. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Amelie kasabay ng kanyang pagtango. Na magpatuloy si Gray sa paglakad ay wala nang nagawa si Amelie, kundi panoori na lamang siya, napapalayo. Hindi niya alam kung tama bang hilingin, ngunit sa totoo lamang ay minimithin niya sana ay muli niya itong makita. Sino nga ba ang misteryosong lalaking ito nakahawig ni Anton? Ano ang magaganap sa buhay ni Amelie ngayong tuluyan nang ang natatanggap na wala na ang kanyang asawa? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.